Welcome sa ating YouTube channel na Logis. So, ang YouTube channel na ito ay tungkol sa larong sabong, specifically sa pagtataya sa larong sabong. Kalimitan kasi, pag pumupunta tayo ng sabungan, tumataya tayo, nananalo, natatalo. Pero kung iisipin mo, parang kadalasan lamang na tayo sa panalo eh. Pero umuwi tayo, talo pa rin. Kung nakaka-relate kayo sa kwento ko, ay malamang nangyayari na rin sa inyo to. Ginagawa ko rin yan dati, na parang ang sarap sumugal, ang sarap tumaya. Kasi sa lahat ng klase ng sugal, sa lahat ng klase ng pwede mong tayaan, sabong ang pinakamaganda. Kasi unang-una, dalawa lang ang pagpipilian mo. Pangalawa, pag medyo maswerte ang kilatis mo, talagang lalamang ka. Lalamang ka sa panalo. Pero ang larong sabong, hindi siya basta-basta madaling mapanalunan. Actually, minsan panalo, minsan talo. Kasi nga, since dalawa lang ang pinagpipilian mo, 50-50 ang chances mo. Pero, merong mga strategies na pwede mong magawa para matulungan ka sa analysis mo para manalo. Kasi usually, kung mapapansin mo, sa mga nagdaang laban, sa mga nagdaang laro mo, minsan panalo ka na eh, pero matatalo ka pa. So, saan nagkakaroon ng problema? So, unang-una muna, bago natin talakayin kung saan nagkaroon ng problema, ang unang episode natin na to ay tungkol sa intention mo sa pagsasabong. Unang-una, ang tanong mo sa sarili mo, bakit ka pumunta ng sabungan? Ano ang dahilan mo dahil lang sabong ka? Unang-una ba, nagsabong ka dahil gusto mong maglibang? Pangalawa, nagsabong ka ba dahil gusto mong manalo? Pangatlo, gusto mong pareho, maglibang at manalo, di ba? Pero mahirap pagsabayin ang maglibang at manalo. Alam niyo kung bakit? Kasi kung nalilibang ka, ibig sabihin high ang emotions mo. Yung mental judgment mo sa mga tinatayaan mo, may urge ng feelings, ng emotion, hindi siya solid analysis. At saka, kung gusto mo naman na maglibang lang, kadalasan talo ka. Kasi masaya ka, hindi mo nakikita ibang mga factors kagaya ng tulog ang manok, hindi mo nakikita yung mga factors na medyo delay yung reflexes ng iba, kasi masaya ka lang eh, nakikipagkwentuhan ka sa mga kaibigan mo, masaya kang tumaya dahil gusto mo na maglibang. Ngayon, ito yung pinaka-objective ng lahat sa tingin ko ah. Ang pinaka-objective nating lahat, kaya tayo nagsasabong para manalo. So ngayon, sa lahat ng sports, billiard man o ano man yan na klase ng sports, para manalo ka, kailangan mo focus. So ngayon, since ayaw nating matalo, so kung naglilibang ka, medyo hindi magandang dahilan yun kung naglilibang ka lang. At kung gusto mo rin manalo na naglilibang ka, medyo matatalo ka rin dun kasi nga hindi divided ang attention mo eh, hindi ka nakafocus. So ito, pag-usapan natin kung paano ka magpo-focus para manalo. So kung ang objective mo para manalo dahil pumunta ka ng sabungan, ang gagawin mo talaga nakafocus ka. Paano ka magpo-focus ngayon? Unang-una, kung paano ka magpo-focus ngayon, dapat may strategy ka bago pumunta doon. May strategy ka bago pumunta ng sabungan. Iniisip mo na dapat kung ano yung mga posible mong tayaan, lalo kung derby, may programa naman yan. Pwede mo nang ma-survey kung sino ang pwedeng magkalaban ahead of time. Tapos, pwede mo nang planuhin kung magkano ang dadalhin mong pera para ipansugal mo, ipantaya mo. Tapos, pwede mo rin planuhin kung anong oras ka pupunta. Kung umpisa ba, o huli ba, o kalagitnaan ba. Kasi may mga bearing yan sa pagpaplano mo para tumaya, para mag-analyze. And at the same time, pagpupunta ka ng sabungan, pagod ka ba, puyat ka ba, o kaya naman nakarelax ka. Kasi malaking bagay sa judgment ng analysis mo yan. So pag pagod ka, irritable ka, mainit na ang tenga mo, masakit na ang batok mo, parang ang pagtaya mo sa manok nagmamadali. Hindi mo na-consider lahat ng possible na factors sa analysis na kailangan mo.
So, ideally, kung magsasabong ka, dapat relax na relax ka, very sharp ang brain and mata mo. So, hanggang sa muli, marami pa tayong babanggitin sa ating YouTube channel na ito. Ito muna sa episode na to. Thank you.